siya artista, hindi rin modelo. Pero ang arrive pa lang, nako, siguradong agaw pansinan ng publiko. Marami ang namamangha sa tatas niyang magsalita, English man yan o sarili niyang bokabularyo. Marami ang natutuwa, pero sa kabila ng kanyang kasikatan sa social media, nagtatago ang malungkot pala niyang pagkatao. Ano ang tunay na kwento sa likod ng nakakatawang pangalan? Otlum, ang Nima ng Bayan. Ano kuno, ang bibili ako talaga ng ulam. Inisip ko na kung kay tita yung ano, cellphone, ano pag kinuha na ni tita. Tapos may dumating na bibili, wala tao, no, kami lang yun eh. Oo, kung may mga iba-ibang anggulo ng CCTV, makikita talaga na kami lang nandoon. So hindi rin kinukuha ng mama. So inisip ko, baka ibang may-ari. Alam ko may CCTV, kaya alam ko na may tatawag, na mayroong kukuha noon. Sa pagharap ni Otlum sa Rated Corina, muli niyang iginiit na hindi siya nagnakaw at hindi daw siya magnanakaw. Oh, sino ba naman ang gusto mo ba mapahiya ka dahil kayo magnanakaw? Hello there! This is Nima ng Bayan. Live from Pasay for Rated K, Corina Sanchez. Tara, let's go! Pero sino nga ba si Otlum sa likod ng mga vlog at kolorete sa mukha? Tubong San Rafael sa Bulacan si Otlum, nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Hanggang second year college lang ang kanyang natapos sa kursong computer science. Lingid sa kaalaman ng publiko, may diabetes si Otlum at natanggalan na rin ng isang bato o kidney. Wala na po ako isang kidney. That is my first PWD, neoskeletal, natanggalan ng major organ. At ako po yung na-dialysis na. Hindi na po ako ganun ka-healthy talaga. No, precautionary. Minsan nahabol ko hininga ko. Pero God is good. He gave me life. Ang pagbablog at pagsha-shoutout ang naisip niyang solusyon para kahit paano'y kumita ng pera. Hi there, baby ring. Bawat shoutout ni Otlum nagkakahalaga ng 500 pesos pataas. Depende umano sa haba ng mensahe at paraan ng pagbati. Shoutout mo, 500 mo. Kapag advertisement, 1-5 mo. O, oh, diba? Prangkaan tayo. Namumuhunan ako dyan. Anong yulog ko sa piso net? Diba? Anong ibabayad ko sa wifi? Oh, pag wala akong cellphone, nagre-renta pa ako ng cellphone, makita nyo lang ako na live. O ngayon, nag-ibayad yung cellphone ko, di ba nahigaan ko? Bahagi ng kanyang kinikita, ipinapadala niya sa kanyang dalawang anak. Tama po ang narinig ninyo, si Otlum, isa na palang ama sa dalawa niyang anak. Noon lang nakaraang Sabado, sinamahan namin si Otlum sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay sa Bulacan. December 2023, nang huli niyang makita at makasama ang kanyang mga anak, kaya emosyonal ang mga sumunod na eksena. Proud ka ba sa tatay mo? Opo. Bakit mo ako mahal? Bakit ka proud kay tatay? Kasi po ko yung lalaki sa akin. Good time. Bumuhos ang luha ng isang amang nangungulila. Ang masayahin at kwelang si Otlum, speechless nang makita ang kanyang panganay na si Paolo. Kahit kailan, hindi raw natigil ang kanyang responsibilidad bilang isang ama sa kanyang pamilya. Bilang magulang ng aking mga anak, andito ako, susuporta, gagabay para sa kanilang buhay. Sa kabila ng kahirapan, mga anak, huwag tayong titingin sa kung ano yung meron yung iba. Makontento tayo kung ano meron tayo at maging proud ka kung sino ka. Pag-amin ni Otlum, matagal na silang naghiwalay ng nanay ng kanyang mga anak at hindi niya ito inilihim sa mga bata. Tanggap din daw nila ang pagkatao ng kanilang tatay. Alam nilang bakla ako. Pag tinanong mo si Paolo, Paolo sino bakla? Si tatay! Pero proud siya sa akin. Kasi nakita niya kung gaano ako kumayod para ipakain ko sa aking pamilya at never ko silang tinuruan na gumawa ng masama. Okay lang po kahit po ano siya. Ganun po. Tanggap ko naman po siya kahit na bakla siya. Kasi po, siya rin po yung nagpalakas sa akin.
kina Paolo at Ilioni. Madalas mang pagtawanan at i-bash ang kanilang tatay sa social media. Isang ulirang ama daw si Otlum. Ang pakiusap nila sa mga bashers, tigilan na ang pambabatiko sa kanilang ama. Kung ano man yung nakikita nila, dapat hindi nila makita kay tatay. Huwag na lang nila pansinin yun. Kasi hindi naman sila pinapakilamanan ng tao. Kasi hindi naman din sila yung nasasaktan niya. Yung tatay namin. At eto na ang big reveal. Hindi lang basta tatay si Otlum dahil malapit-lapit na rin siyang maging lolo. Kasalukuyan kasing nagdadalang tao ang kinakasama ng kanyang panganay na si Paolo. Sinabi sa akin ng kapitbahay ko, kapitbahay pa rin sabi, o hindi ba alam, magiging lolo ka na. Ganon. Ganon ano ko at alagaan ko ulit ang apo ko at ang apo ko ay magiging close sa akin. Bukod sa Otlum, binansagan din siya ng mga netizens bilang si Hard Evangelista dahil sa kanyang mga kabog na OOTD. At huwag kayong manlalait dyan dahil itong si Otlum, abay kahit kailan, hindi raw umulit ng kanyang sinusuot na outfit. Pinagpupuntaran ko yung lahat, kinikita ko na sa pagsa-shoutout. Bibili ko lang ng mga makeup, bibili ko ng mga bagong damit para hindi ako mag-ulit-ulit na damit. Sa kabila nito, marami pa rin ang kumukutya sa itsura ni Otlum. Para mabulaga ang lahat, naisip namin sa Rated Corina na i-level up ang overall look ng pambansang Mima ng Bayan. Pilipinas, handa na ba kayo sa Transformation 2.0 ng Mima ng Bayan? Dinala namin siya sa sikat na hairstylist na si Lord Ramos para bigyan ng makeover. For the look of Otlum, we decided to give her a little mahogany brown shades, but then we're gonna give her mga lowlights of golden browns. And then sa makeup niya mamaya, bibigyan natin siya ng very natural lang lined eyes with little lashes. Tapos papathread natin yung eyebrows niya, and then we'll give her natural beige lips para natural woman lang ang dating. Kilala din namin si Otlum sa stylist na si Rai Baile. Si Otlum kasi talagang nakikitaan ko siya, the way na magdamit siya is she is sassy, very classy, tapos ang taste niya hindi siya masyado very overdressed. Ano kaya ang kalalabasan ng makeover ni Otlum? At ano pa ang kanyang mga pasabog? Corina meets Otlum na, kaya walang bibitiw, susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro.
katotohanan ang sasabihin ko sa lahat ng mga sikat niyo, ni idolo niyo, tingnan ninyo kung sino ang pagpinuntahan niyo sa bahay ay bababain kayo kahit may muta pa agad-agad at hindi kayo paghintayin ng 48 years. Real talk kung magsalita, palaban at walang inurungan. Pero sa likod ng social media, shout out sa mga viewers ni Otto. Paano ka? Bakit ka nandito ngayon? Ako yung writer mo dito. Ano writer? Sorry po. Alam ko si Kiwata talaga. Isa palang dakilang ama ang mima ng bayan. Ito po ay nag-iisang mima ng bayan. Bukod sa kanyang tatas sa pagsasalita, isa pa sa pinupuna ng mga netizens ay ang kanyang itsura. To the rescue dyan, ang Rated Corina. Dahil isang makeover ang nakatakdang mangyari ngayon sa kanya. Susubukan nilang i-level up si Otlum. Mula sa kalsada, nag-level up na siya ang pambansang mima ng bayan. Otlum, rarampa na dito sa rampa. Social. Kabugera. Literal na head turner na si Mima. So ano naman ang masasabi mo sa makeover mo? Well, this is the very first makeover that I've done all my life. So I may say it's the perfect one. You know, they have my eyebrows and eyelashes and then my hair. And then mula sa steel brush mom ngayon, nagkaroon na ng buhay ang aking hair. Oh, and so I would love to say thank you so much to Lourdes Ramos of Lourdes Creations. Wow. Talaga, ngayon mukha ng tao ang dati kalabaw na tao. She speaks in correct grammar, ha? Oh, thank you, madam. Yes. Correct grammar. Saan ka naman natuto mag-English? Well, since I was a kid, I studied at St. Paul's School of San Rafael, Bulacan. The only time that we can speak in Tagalog is that when our subject is Filipino. Wow! Lovely. Ano naman ang masasabi mo sa mga patuloy na nambabash sa'yo? Sometimes I think people have just inget sa katawan. Mm-hmm. And inget is the very masakit na sakit ng kalipunan. Bakit ka makikisaw-saw sa buhay na may buhay na wala ka namang alam? At ang aking pong pananamit na gawa ni Ray Valle, of sumasalamin bago ka pumintas ng iba. Tumingin sa salamin, baka mas marami ka rin. Hindi rin nakaligtas sa mga bashers ang issue na siya daw ay gumagamit ng droga. Matapang naman niya itong sinagot. Maraming nagsasabi, high na high ka daw. High na high? Do I look high, ma'am? You're very tall. Oh, yeah. Okay, I'm looking high up, okay. Nagda-drugs ka ba daw? Dati po, inamin ko po yan sa social media para wala na akong multong katakutan sa aking sarili. Mas maganda maging transparent ka at maging totoo. Dahil kung ikaw ay magpapanggap, ito ang iyong katalunan. Nilinaw din ni Otlum ang balibalita na siya daw ay may sakit sa pag-iisip. May problema ka ba daw sa pag-iisip? Oh, the doctor has said that I am a PWD with depression that caused me psychosocial disability. Eh, tapos yung iba naman, pag sinabi na punta ka sa psychiatrist, baliw ka, ganyan mga perception, mga baliw kayo. Magpakatotoo kayo kung mahirap ka, bakit wala namang mawawala? Sa puntong ito, ibang Otlum ang aming nakita. Humble pa pala ang online superstar. Wow. What do you say na trending ka, sikat ka na ngayon? Alam mo, Ate Corina, hindi ko inisip po na sikat ako. Never in my whole damn life I would see myself as sikat. Ang sikat sa akin, sikat Chupoy. Dahil ang mga sikat, nagpapahintayan ng kapwa niya 10 oras din sa lobby. Tapos ang mga sikat, papakita ng ganyan, kapal na pera, ganyan. Ako hindi. Ang ipakita ang kanyang kakayahan at angking kagandahan ang isa sa pinangarap ni Otlum lalo na ngayong Pride Month. Dito sa entablado ng rampa, dream come true si Otlum! I'd just like to say congratulations to whoever thought of this idea. Oops! Kung usapang rampahan rin lang naman, hindi po ako nagpahuli kay Otlum. Ako mismo minsan na rin rumampa sa stage na ito.
iba pala ang feeling, promise. January ng taong ito nang buksan sa publiko ang pinakabagong club na Rampa dito sa Quezon City. Ito ang sinasabing pinaka-inclusive na club para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community dahil ang mga taong nasa likod nito, mga miyembro din ng LGBT gaya ng mag-asawang Lisa Dino at Ice Guerra, Drag Race Philippines Season 1 winner Precious Paula Nicole, at kapwa niya drag queens na sina Vinyas Deluxe at Brigiding, kasama ang negosyanteng may-ari na si R.S. Francisco. Paano mo naisip na magbumuo ng ganitong klaseng lugar? Matagal na ko rin na gusto ko magkaroon dito sa Quezon City, sa lugar natin, ng isang lugar para sa mga kapatid nating LGBTQIA. Kung saan sila pwedeng mag-enjoy, i-celebrate ang pagiging unique, pagiging special, pati yung mga talents natin. Isa sa ipinagmamalaki ng Rampa ang kanilang mga drag performers na pang world class ang dating. Ang LGBTQIA+, yung komunidad na yan talaga, ang pumupunta rito, eh kasi nung nandito ako, ang daming straight. But Rampa is a safe space, di ba? Even for a straight. I believe talaga na ang drag performances, hindi lang naman yan pang LGBT. Yes. Ang alam ko lang talaga, i-celebrate ang pagiging talented at pagiging unique natin LGBT. Kaya gusto natin na yung artistry na mapapanood ng mga audience natin dito, talagang kalidad. Uuwi talaga sila na sinasabi, hindi lang masaya sa Rampa, hindi lang masarap ang pagkain, hindi lang magaling masarap mag-party, pero yung mga queens, grabe. Grabe yung mga ginawa sa stage. Dito, sa tulong nila, Precious Paula, we create the whole magic of illusion. So, what's to look out for on certain days dito? Every Wednesday, meron po tayong Spank Wednesdays. Okay. Spank Wednesdays. Ano kaya yon? Spank Wednesdays. Okay. Open sa lahat yun, Mama. Alright. Hindi lang LGBT, lahat po ng mga ally or kasangga namin. Thematic Thursdays. Yes. Mga bears, mga twinks, meron din kaming lesbian nights. So of course, our Watermelon Fridays, yun yung masaya, may mga international queens na nagpa-perform. And our Saturday parties and Sunday open drag. Si Otlum, pinagtatawanan, hinuhusgahan. Expect the unexpected. Sa kanyang mga pinagdaanan, matututunan na ba ng ilan na siya'y irespeto at maunawaan? Ang kwentong buhay niya ang sanay magsilbing aral din sa bawat isa na matutong igalang ang itsura ni Numan, maging ang piniling tahaki ng isang tao sa kanyang buhay. Dahil lahat tayo may kani-kanyang hamon at laban na dapat pagtagumpayan. At hindi kailanman panlabas na anyo ang basihan ng kabutihan ng kalooban. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.